Magandang umaga, mga bata. Ako si Teacher Monica Villa. Maaari niyo na lamang akong tawaging Teacher Monica. At ako ang magiging guro ninyo para sa araling ito. Bago tayo magsimula, tumayo muna ang lahat at aawitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Awitin natin ito sa tamang titik at tono. Bilang mga Pilipino, tungkulin natin ang mahalin at ipagtanggol ang ating bayan kahit marapat na maawit natin ito ng wasto, mahusay at buong pagpipitagan. Manatili tayong nakatayo para sa ating panalangin. Lord, we offer to you our class today. We are grateful for this day as we learn new things. We ask you to help us listen attentively. May we participate actively in the discussion and activities. We also pray that you keep us safe from harm and illnesses. Ask you to guide us through the lessons, which we hope will improve our understanding, and we will be able to apply correctly what we have learned. All this we ask in your powerful name. Amen. Magandang umaga muli sa inyo, mga bata. Bago kayo umupo ay pulutin muna ang mga nakikitang kalat sa ating mesa at sa ating mga upuan. Tatawagin ko ang inyong mga pangalan at sasabihin present kung naririto kayo. Very good, mga bata! Walang liban sa inyong klase. Ngayon ay ipaparinig ko sa inyo ang awitin, Oh What a Beautiful Morning! Oh what a beautiful morning! Oh what a beautiful day! Saan nga ba ang awit na ito? Ang awit na ito ay tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos sa pagsisimula ng ating araw. Ngayon mga bata, bakit nagkakaroon ng maikli at mahabang tunog ang isang awitin? Isang awit ay nagkakaroon ng maikli at mahabang tunog dahil sa uri ng mga note na ating ginagamit. Ilang uri naman ng mga note ang makikita sa awitin o What a Beautiful Morning? May dalawang uri ng mga note ang makikita sa awitin. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga note at rest sa paggawa ng isang komposisyong musical? Ang mga note at rest ay ginagamit upang magkaroon ng ritmo. Ito ay mahalaga sa musika dahil ito ang saliga ng balangkas na siyang nagiging daan sa paggalaw ng melodiya. Sa masusing pag-aaral sa mga simbolo ng musika, maipakikita ang kaugnayan ng iba't ibang tunog at mga simbolo sa pagsusuri, paglikha, pagsusulat at pagtatanghal ng musika. Tandaan, ang bawat nota ay may katumbas at katapat na rest. Ang bilang ng kumpas na tinatanggap ng note ay siya ring bilang ng kumpas na tinatanggap ng kaugnay na rest.
Ngayon naman, para sa ating pangwakas na gawain, awitin muli natin ang awit at lagyan o lapatan ng angkop na galaw ng katawan at sagutin ang mga sumusunod. A. Iguhit ang half note. B. Ano ang katumbas na bilang ng dalawang quarter note? Letter C. Ilang kumpas or beat ang mayroon ang quarter note? At last, letter D. Iguhit ang quarter note. Very good, mga bata! Madami kayong natutunan sa paksa natin ito ngayong araw. Natutuwa ako at lahat kayo ay nakikinig. Ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, ito ang inyong iuuwi. Hanggang sa muli mga bata, salamat at ako muli si Teacher Monica Villa.